Hey guys, this is Chia Anna and welcome back again to my channel. And for today's video, magluluto tayo ng isang simple pero napakasarap na chicken soup. Ayan, at perfect na perfect to ngayong tag-ulan. So tara, samahan niyo ako, magluluto na tayo. So meron tayo ditong pinagtabasan ko ng breast. Chicken breast to na nag-fillet kasi ako. Kasi kung bibili kayo sa supermarket ng naka-fillet na, medyo mahal yun. Kesa dun sa ikaw na yung mag-fillet. So, ang ginawa natin, bumili tayo ng hindi pa naka-fillet. Ayan, chicken breast. Ayan yan, no. Tapos tayo talaga yung nag-fillet. Portrait ako yun, no. So, ayan. Ginamit ko yun sa orange chicken, sa chicken grilled chicken. Yun na yun. Ayan, so, gagawa tayo ng sabaw. Ayan, gagawa tayo ng sabaw gamit ang buto ng manok. Pero meron pa namang mga laman-laman yan. Ayan. Tsaka mas malasa naman talaga yung sabaw pag ginamit yung mga mabubuto. So tara, mag-start na tayo. So guys, ang gagawin ko ay pakukuluan natin yung ating manok. So eto na guys, kumukulo na yung ating manok. Ay, manok. Tubig. Ayan, lagay na natin yung ating chicken. Ayan. Chicken eh, no? Buto ng chicken. Lagay na natin yung buto ng breast. So, ito po, moms, no, di ba? Nakita niyo itong mga yan, mga residue. Tatanggalin natin yan. Para alam niyo yun, kasi alam ko ano to eh. Parang natirang dumi, ganun. Ewan ko lang yan. Basta ang lola ko kasi ito yung turo sa akin pag inutusin niya ako magluto eh. Kahit sa baboy, lalo na yung part ng mga mabuboto, ay naku, ang daming mga ganyan yan. Iskomo? Iskomo ang tawag dito, di ba, sa Tagalog? Iskomo ba? O iskoma? May mahihimay pa tayo dyan, maniwala kayo sa akin. May matatanggal pa tayo dyan. Hindi naman to as in puro buto. Ayan, may mga konting balat pa nga eh. May mahihimay pa dyan. Yan yung igigisa naman natin mamaya. Basta dyan lang kayo, ipapakita ko sa inyo yung ating masarap na chicken soup. So, ito na. Ayan, sobrang bango. Lagi lang sobrang bango sinasabi ko. Ito. So, kukunin na natin siya. Ayan, o. Oh, kita nyo ba? Naglalasog-lasog na. Para talagang kumatas talaga yung lahat ng ano niya dyan. Lasa. So, ang gagawin ko, hihimayin ko siya ng maliliit. So, huwag niyo itatapon yung mga pinag-debonan nyo ng chicken breast. Sayang naman kasi may masisimot pa kayo dyan. Diba? Lagyan nyo lang yan ng chicken cubes. Malasa na. So, ito yung nagawa natin. Ayan, nahimay-himay na natin siya. Ayan, medyo madami din, di ba? So, may sama itong mga, ano, leeg. Kasi, di ba, ang hirap himayin yung leeg. So, bahala na sila mag-sip-sip niya namin. And, ito na yung ating panggisa. Ayan. Bawang sibuyas, maglalagay tayo ng carrots. And, syempre, lagi tayong hot dogs. Ayan. Ayan, gisa na tayo. Bawang. Masarap maraming bawang. Okay. And lagay na rin agad natin yung ating sibuyas. Ay, wait, hinaan ko lang ng konti. Ayan. Medyo, andito lahat kami sa baba. Kaya ganito ang ganap sa bahay ni Chiangana. At itong luluto ko ay dinner. Ayan, kasi dinner ngayon at umuulan. So, ano bang masarap pag umulan? Diba, mga masasabaw. Masasabaw na pagkain. Sagisa lang. At lagay natin yung ating chicken. O, diba? At dahil sopas to, syempre, hindi tayo makain. Hindi na tayo kakain ng rice. Pwede mag-rice. Mga boys mag-rice yan for sure. Ayan, dahil malambot na naman itong chicken natin at luto na siya, so huwag natin siyang tagalan pa sa paggisa. Ayan. So titimplahan ko lang siya ng pamintang durog. Ayan. Maghalo natin yan. Mamaya ako maglalagay ng salt paglagay natin ng ating chicken broth. Kasi para mapansya natin yung lasa. Kasi pag sabaw, dapat medyo nagbabalance lang yung lasa niya, di ba? Pag super alat. So, ito na.
Ibubuhos ko na lang yung chicken broth ko dito. Dapat ito mong sisopa sa kaserole. Kaso parang feeling ko mas malaki ito. Kaya dito tayo. Ayan. Pakuluan lang natin siya. So, ayan na. Maglalagay tayo ng cubes. Ayan, para mas malasang malasa. So, hindi ko na siya ginrate kasi sabaw naman yan. Madudurog na yan dyan. So, maglalagay tayo ng salt. Kunti muna. Siguro mga half teaspoon. Ayan. Tapos, titikman natin kung okay ba siya. Madali lang naman magdagdag. Mahirap magbawas. Ayan. Sa tingin ko, antayin natin madurog yung cubes kasi baka hindi pa eh. So, di ba maalat din yun. At titikman ko siya. Shrimp. Ngayon, ang gagawin ko, nalagay ko yung aking hotdog. Para kumapit na yung lasa nyo dyan. Ayan. At ilagay na rin natin yung ating carrots. Ilagay yung carrots. Konti lang yung carrots eh. Meron din tayo nalagay na repolyo kasi meron kaming tirang repolyo. And alam nyo ba, ito kasi hindi ko ito masyadong kasimot eh. Yung mga ganitong part. Ayan. Na naniniwala ako may masisimot pa dyan sa mga ganyan. Ayan, no, meron pa oh. So, inahalo ko siya dito. Ayan. Aminin natin, masarap yan. Pag sinimot. Tsaka lalasa pa yung buto nun sa sabaw. Eh, naglalagay ako ng, hindi ko alam kung ilan sa inyo naglalagay ng margarine, no? Pero ako, masarap ang margarine sa sopas. Promise. So, ito na. Lagay ko na yung margarine ko. Ayan. Kaya ako lang siya mag-melt dyan. At isusunod ko na yung ating sopas. Naku, naririnig yung ba yung ulan, guys? Baka magtaka kayo, bakit kaya may margarine yung sopas ni siyang ano? Promise, guys, masarap. Masarap to. As in. At saka gusto ko yung, alam mo yung lumulutang sa ibabaw ng sopas mo yung mga madilaw-dilaw. Ayan, so lagay na natin yung ating elbow macaroni. Tansyahin ko lang. Ayan, kasi pag sobrang dami, umaal sa to eh. So pag sobrang dami, baka mamaya, kumonti yung sabaw, alam nyo yun. Patagdagan pa natin konti. Sige na lang, busko na lahat. 400 grams lang dito. Ayan. So, ito na. Kumukulo na siya. So, ilagay na natin yung ating milk. Yung ating evaporated milk. Ayan. Masarap to. Maraming gatas. Promise. Nakita nyo ba yung sabaw? Umiibabaw na yung kulay ng butter. Oh. Ay, butter ng margarine. O, oh, diba? Yun ang gusto kong makita sa sopas ko. Yung merong dilaw na ganyan. Ayan. Dagan pa natin ng milk. So, maraming milk. Ayan, and ilalagay na natin yung ating, eto, baka sabihin nyo, ba't ang liliit naman ng cabbage ni Chang Ana? Kasi diba, nagtatakoyaki kami. Eh, syempre, pangit naman pag yung leftover mong gulay. Ilagay mo sa takoyaki, hindi na siya fresh. So, gagamitin na natin siya for today. Para bukas, sa takoyaki, fresh ulit yung gulay. So, ito na siya. Papatayin na natin siya. Kasi yung init ng sabaw, enough na yon para ma-absorb ng elbow macaroni. Yan. Para hindi siya lamog. So, ayan guys. Umuulan. Maririnig nyo ba? Tsaka madilim. Sorry kung wala kayong makita. Pero, pilit ako may pinapakita. Tatanggalin ko na kayo kasi baka may makita pa kayo. Kain tayo. Sarap. Alam nyo ba nalalasahan ko yung margarine kahit konti lang yung nilagay ko. Sobrang sarap ng margarine. Pag naglagay, lagyan nyo ng margarine yung sopas nyo next time. I'm sure magugustuhan nyo. Yung elbow macaroni, ganyan lang siya. Hindi siya lamog. Pero malambot. Sakong-sakto lang.
Yan lang guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin today. And thank you all for watching. Bye guys.